أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ngayong araw ang ating kukunin ay paano ba tayo maglabas ng zaka mula sa ating kayamanan at paano tayo mabibilang sa mga tao na obligado magbigay ng zaka, ganun din na sino ang dapat nating bigyan ng zaka. Okay, una, ang zaka ay ito po ay obligado sa isang mayaman o kaya ay mayroong kakayahan. At dito mamaya itatopic natin yung paano ka mabibilang sa may kakayahan. At ito ay taunan na ibibigay na 2.5%, 2.5%, at ito ay ibibigay sa mga mahihirap o kaya ay sa mga nangangailangan. So mamaya babanggitin natin kung sino yung mga dapat bigyan. Okay, ngayon, tayo ay may tindahan, tayo ay may mga pwesto, tayo ay nagtatrabaho sa abroad, tayo ay nangangalakal, ano pa mang ano klase ng ano natin na nakakakuha tayo dito ng kayamanan, ay paano ba tayo mabibilang sa mga tao na obligado sa atin ang zaka? Okay, nahati po ang pananaw ng mga ulama. Meron pong mga ulama na kanilang sinabi na kung umabot ang pera natin sa halaga ng nisab ng silver. Yan. Ang nisab ng silver ay 595. Kung umabot dyan yung pera natin, yung ano natin sa grams na yan ay tinatawag na obligado sa atin na magbigay ng zaka. Yan po ang pananaw ng ibang mga ulama. Yan po yung silver o yung pilak. Merong ibang mga ulama na kanilang sinabi na kung ito ay yung pera natin ay maging katumbas ng ginto na ang kanyang tinatawag na nisab ng ginto o yung gold ay 85 grams. Nahati ang mga ulama. Alin ba ang kukunin natin? Silver o yung gold? So nahati po ang mga ulama. Sa kitab ni Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, nabanggit niya sa Zadul Mustaqni na ito ang pinakamainam, ang silver ang kukunin natin lalo na sa mga lugar na hindi nabibilang sa mga mayayaman na lugar katulad natin sa Pilipinas, na ang pinakamainam ay kunin natin itong silver dahil ito ay mas makakatulong sa mahihirap para mas madali natin masugpo ang kahirapan at mas madali tayo makatulong sa mga mahihirap. So yan po ang payo at pananaw ni Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah na mas mainam na kunin natin yung halaga ng silver. Okay? Pero kung ang tao ang kunin niya ay ang gold, ay nasa sa kanya yun. May ibang ulama na sinabi nila na ang halaga ng gold. Pero ayon po sa sinabi natin, na sinabi ni Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, nang mas mainam po na kunin natin na halaga ay yung halaga ng silver. Ngayon, paano natin titingnan? Ang silver, ang kanyang nisab ay 595. Ibig sabihin, pag meron kang silver na 595 grams, ay obligado sa iyong magbigay ng zaka. Okay, ang isang gramo sa panahon natin ngayon, kanina ko lang chinik. Yung 1 gram ay nagkakahalaga ng 38 pesos. Okay? So ang 595 grams, i-times mo sa 38, ang lalabas ay 22,610 pesos. Yan ang nisab ng grams ng silver. Yan ang katumbas niya sa piso. Ha? Yung 595, ang katumbas niya ay 22,610. So, ibig sabihin, kapag meron kang 22,000 pesos pataas at ito ay nanatili sa iyo, itinago mo ito at hindi nabawasan sa loob ng isang taon, halimbawa, Ramadan, nagkaroon ka ng 22,000 pataas siya, 22,610 pataas, na ito ay nanatili sa iyo sa loob ng isang taon, sa Ramadan na yon, pagka lagpas ng isang Ramadan muli, pag dumating ang isang Ramadan muli, hindi mo yan nabago, nandiyan pa rin yan, bagkus nadagdagan pa, hindi nabawasan, ay obligado sa iyo na magbigay ng zaka na 2.5%. Okay, halimbawa, ihalin tulad natin, okay?
meron kang 25,000 sa bangko mo o kaya sa bahay mo, itinatago mo yan. Okay? Tinago mo siya. Hindi siya nabawasan. Hindi nabawasan itong nisab. Hindi siya nabawasan. Okay? Yung itong nisab natin ha, sa araw na ito. Hindi siya nabawasan. Meron kang 25,000. Hindi siya nabawasan. Bagkus na dagdagan. 26, naging 27, naging 28. So, hindi siya nabawasan. Nung Ramadan, nandyan sa'yo yan. Hanggang sa dumating ang next na Ramadan. O kaya ay sa Muharram. Nandyan sa'yo yan. Hanggang sa dumating ang next na Ramadan ay magbibigay ka ng 2.5%. Paano mo kunin ang halaga na 25,000 ay i-divide mo sa 40. I-divide mo sa 40 na yan ang pinaka maiksi na para mailabas mo yung 2.5%. 2.5% na ngayon ang magiging zaka mo sa 25,000 mo ay 625. So, diba? Makikita natin kung meron tayong isa 25,000 na natili sa atin sa account natin sa bahay na ito ay dumaan dito ang isang taon, hindi nabawasan. Ibig sabihin ay meron tayong hindi nabawasan sa nisab, hindi bumaba sa 22,610. Okay? Kapag ito ay nabawasan, halimbawa, gumastos ka, ganyan-ganyan, nawala na, naging 10,000 na lang, naging 20,000 na lang, so hindi na obligado sa iyo ang zaka. Okay? Maliban lamang kung makaipon ka muli ng mataas pa sa 20,000 tulad ng kanina sinabi natin, 25, na natili na naman siya. Halimbawa, sa Muharram, hindi siya nabawasan, hindi siya bumaba, bagkos nadagdagan siya. Pagkatapos ng kung saan mo naipon na buwan, naipunin mo siya sa Muharram, at dumating yung isang, hindi mo nabago, hindi mo nabawasan yan hanggang sa sunod na Muharram o kaya Ramadan sa sunod na Muharram, ay saka ka magbibigay ng Zakatul Fitr na ito yung zaka na obligado, hindi Zakatul Fitr, nakamali ako doon. Zaka na obligado sa kayamanan. At alimbawa yan, i-divide mo yung pera mo, kung umabot yan ng 60,000, 50,000, i-divide mo siya sa 40 at ang lalabas dyan, yan ang ilalabas mo na zaka. Ngayon, dito tayo sa tinatawag na ginto kasi baka may mga magtatanong kung ginto ang kanilang pagbabasihan. Okay? Pwede po yun. Pero gaya na sinabi natin, ang sinabi ni Sheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah, na pinakamainam po doon tayo sa silver kasi mas makakatulong po tayo sa mahihirap. Ngayon, sa silver na sa gold ay meron tayong 85 grams. Yan ang kanyang tinatawag na nisab. Okay? Ang 1 gram sa oras ngayon ay merong 2,800 o 2,880, ganyan, pesos. So, yung 85, i-times natin, 85 grams, i-times natin sa presyo ng kasalukuyan na gold ngayon, ang kanyang halaga ay 238,000 pesos. Ang 238,000 pesos, ayan yung katumbas ng 85 grams. Okay? Yan ang katumbas niya. Okay? Yan ang katumbas nang yan. Okay. Ang 85 grams ay katumbas niya ay 238,000 pesos sa oras ngayon. Kanina ko lang chinek yan. Okay? So ngayon, kung yan, meron kang halaga na 238,000 pesos, obligado na sa'yo magbigay ng zaka. Kung yan ay hindi nabawasan sa loob ng isang taon, ay maglalabas ka ng 2.5% dito. Meron tayong tinatawag na halimbawa, inalintulad natin ito, no? Meron kang 250,000 sa bangko mo o sa bahay mo na ito ay hindi mo nabawasan, hindi bumaba ito sa nisab. Ha? Diretso yan na ikaw ay bumibili, ikaw, ano? Pero hindi nagagalaw yung 230,000 pababa. Okay, so meron kang 50,000, hindi siya nagalaw ng isang taon. Pagkatapos ay i-divide mo sa 40. Yan ang pinakamabilis para mailabas mo yung 2.5% na zaka at ang zaka mo ay 6,250 kung yan ang kukunin natin yung ginto. Okay, so sabi natin na meron pong ibang mga ulama na ito po ang kanilang pananaw. Kaya kung ito pong kukunin ng tao, wala pong problema doon. Pero gaya po ng sinabi ni Sheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah na kung ang isang tao ay mas gusto niya na mas makatulong siya ay doon siya sa tinatawag na silver. So dito po tayo ngayon magbabase. Ngayon, halimbawa, kanina ulitin natin, meron kang tindahan. Ang loob ng tindahan mo ay nagkakahalaga ng 50,000. Okay, kukunin natin mamaya, ha? Yung ano. So, meron kang tindahan. O kaya meron kang cash, 25, meron kang cash, 50,000.
So ang 50,000 hindi nabawasan, hindi bumaba sa 22, ha? Kasi dito tayo magbabasa, ito yung ano eh. Kahit na halimbawa, sabihin natin, meron kang 60,000, nabawasan, naging 50,000, naging 40,000, pero hindi siya bumababa dito. Kasi ito ang halaga eh. Ha? Hindi siya bumababa sa 20,610. So pag umabot yun ng isang taon sa iyo, hindi mo, hindi yan bumaba ang kanyang nisab, umabot ng isang taon, ay i-divide mo siya sa 40, at yun ang iyong zakah. Yan ang pinakamabilis. Okay? Ngayon, meron tayong kukunin na ibang mga kailangan. Una, mayroong utang. Kung meron tayong utang, halimbawa, meron tayong utang, ha? Okay. Meron tayong utang, pero umabot sa atin yung pera natin, katulad ng sinabi natin. May, kung ito man ay mayroong kamang utang, kapag nasa iyo itong 22,610 pataas, hindi yan bumaba. Kahit utang mo ay 50,000, pero yan ay nanatili sa iyo ng isang taon. Hindi bumaba ay pagkatapos, pag dumating ang sunod na taon, ay obligado sa iyo na maglabas ng zaka. I-divide mo sa 40, ang lalabas dyan, yun ang zaka mo. Paano naman kung ang tao ay inutang ang kanyang pera? Meron siyang pera na 100,000, inutang ng kanyang kapatid, inutang ng sino mang mga kaibigan niya. Sabi ng mga ulama, lahat ng mga ulama, at ang pinakamainam dito, sinabi ng mga ulama, ay kapag makuha mo ang pera mo, ay saka ka magbibigay ng saka. Kapag makuha mo. Pero kung hindi mo pa nakukuha, ay hindi obligado sa iyo na magbigay. Pero kung makuha mo na, ay saka ka magbibigay ng zaka. Okay. Doon naman sa tindahan, halimbawa may tindahan ng isang tao, taunan. Gaya na sinabi natin, kung silver tayo magbabase para mas ano tayo, mas makatulong tayo. Pero kung ang tao gusto niya doon sa gold, wala tayong problema doon kasi mayroong ibang mga ulama, yan ang kanilang pananaw. Okay. Pero sa atin sa Pilipinas, ito po ang mas nababagay. Okay? Ano tayo sa tindahan? Ang tindahan ng isang tao, mayroong 50,000. Okay? Na laman niya. So, estimate niya after a year, isang taon, at pagkatapos kung ilan ang laman nun, kung nagkahalaga ng 60,000, 70,000, 100,000, maglalabas siya ng, i-divide niya yung cash niya, at saka yung halaga ng tindahan niya ng divide 40, at yun ang ilalabas niya na zaka. Yun ang ilalabas niya na zaka. May paupahan. May paupahan, pinapaupahan niya lupa niya, pinapaupahan niya motor niya, sasakyan niya, pinapaupahan niya yung bahay niya. And paano tayo magzaka doon? Ang zaka ng mga bagay na pinaparentahan ay doon po sa cash. Kung meron tayong cash na ito, mas mataas sa 22,610 at umabot ito ng isang taon, ay obligado tayong magbigay ng zaka. Pero ang isang tao, nagagastos niya agad yung kanyang, yung ano, paupahan niya, yung motor, yung ano, nagagastos agad, natitira lang 1,000, 3,000, hanggang 10,000. Kung 10,000 lang ang natitira sa'yo every month, hindi, kasi ang nakalagay dito, 22,000, ito yung halaga ng silver. Kapag bumaba siya sa 22,000, alimbawa, meron kang 20,000, nandyan sa wallet mo, nandyan sa bahay mo, sa ATM mo. So kahit umabot yan ng isang taon, hindi obligado sa iyo kasi hindi pa dumating sa nisab. Okay? Pero kung meron kang 23,000, pataas dito kasi 23, 24, 25, hindi nabawasan, hindi bumaba dyan, umabot ng isang taon, ay obligado sa iyo na magbigay ng zaka. Okay. Meron din nagtatanong, marami ito, sahod. Ha? Ang sahod natin, may sahod ang isang tao, 30,000, 40,000. Okay. Paano magiging obliga ang zaka? Ang sahod ng isang tao, hindi po obligado na magbigay ng buwan ng zaka. Wala po. Hindi, sa sahod, hindi po buwanan ang zaka. Kundi, ang sahod ay papasok siya sa pera kung ano ang naipon mo. Kasi halimbawa, maaaring nagsasahod tayo ng 50,000, pero gumagastos tayo ng 30,000, 40,000. Lalo na yung iba na hindi pa nga nagsasweldo, ay nagastos na yung kanyang pera, hindi pa nagsasweldo. So, doon sa sitwasyon na ito, halimbawa, ang isang OFW, abroad ka, o isang teacher, o isang police, o ano bang trabaho na tayo ay sumasahod. Kung meron po tayong cash,
Doon tayo mag-uusap. Kung meron tayong cash na naitago na 22,610 pataas at hindi po yan nabawasan sa loob ng isang taon, ay ano mo, bilangin mo ang lahat ng pera na nasa sayo at i-divide mo sa 40, yun po ang lalabas, ayun ang zaka. Pero ang sahod natin na tinatawag na ang isang tao kung gusto niya na magbigay ng buwanan, ito po ay sadaka. Magbibigay tayo ng sadaka at napakainam po ng sadaka. Pwede po tayo magbigay ng sadaka kada buwan. Hindi nga kada buwan, pwede nga everyday. Meron po mga ibang kakilala na everyday nagsasadaka siya ng 1 real, 2 reals, kasi Saudi tayo, kaya reals. Pero sa Pilipinas, halimbawa, nadaanan mo isang mahirap, binigyan mo ng 10 pesos. Meron kang isang nakita doon, binilihan mo siya ng pagkain. So, 15 pesos, 20 pesos. Sadaka yun. Kahit na hindi buwan ng sahod. Di ba? So, sa sahod naman, pwede kayo, kung saka tayo magkakaroon ng pera at may nangangailangan, ang sadaka kasi ay napakalawak niya. Ang sadaka pwedeng ibigay sa magulang, pwedeng ibigay sa kapatid, pwedeng ibigay sa anak, pwedeng ibigay sa Kristiyano, Muslim, pwedeng ibigay sa tinatawag na nakikita mo na halimbawa isang tao na ito ay meron siyang mga ibang iniiwan sa para bigyan mo ng sadaka para mapalapit siya sa Islam. Halimbawa, hindi siya nagsasala ng kompletong sala, nag-iiwan siya. So, pwede mo siyang bigyan ng tinatawag na halimbawa, hindi siya nagsasala ng Fajr. So, pwede mo siyang bigyan ng sadaka kasi para mainggano siya na siya ay tinatawag na magsagawa ng pagdarasal. So, nasa itisyon mo ito kasi itong sadaka. Pero ang zaka ay taunan po yan sa kayamanan. Pag sa pera sa kayamanan, ay taunan po yan na 2.5% na ibibigay. Kung meron po tayo na ipon, gaya po, paliwanag ko po muli. Titingnan po natin. Meron kayong halimbawa, meron kang business, meron kang paupahan, meron kang cash. Titingnan mo lahat yan. Okay? Iipunin mo lahat ang yung magkano rito, iipunin mo lahat yan. Yung kinikita mo sa paupahan mo, sa tindahan mo, sweldo mo. Kung ano ang nandyan, yung cash. Meron kang, halimbawa, mas mataas sa 22,610. Halimbawa, meron kang 25,000. At 25,000 na yun, nasa iyo yan, lahat mo nakulik yan doon sa pwesto mo, pagmamayari mo rin yun, sahod mo at saka doon sa tinatawag na pinapaupahan mo. So meron kang 25,000, nasa iyo yan, hindi nabawasan sa loob ng isang taon, hindi bumaba sa kanyang isap. Kaya na sinabi natin, i-divide mo sa 40, 625, yan ang ibibigay mo na zaka. So malino po yun, no? Sino ang bibigyan ng zaka? Sino ang bibigyan ng zaka? Okay, una ay al-fuqara. Ang al-fuqara ay sila yung mas mahirap na, yung tinatawag na hindi nila, yung napakahirap talaga. Hindi niya, wala siyang kinikita sa pang-araw-araw na pamumuhay niya. Okay, sila yung mga fuqara, mas mahirap. Pangalawa, yung miskin. Ang miskin, ang mga miskin o masakin ay sila yung kinikita nila, mayroon silang kinikita pero hindi sapat sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Halimbawa, ang kanilang ginagastos sa kanilang pamumuhay ay sabihin natin na 500 pesos a day pero ang kanilang kinikita ay 200 pesos a day. So sila ay mabibilang sa mga miskin. Ibig sabihin, mas mataas naman itong miskin kaysa mahirap. Ang mahirap, wala talaga silang kinikita. Okay, so ang mga miskin, una, fukara, yung mga mas mahirap at saka itong mga miskin na medyo may kinikita pero hindi sapat. Pangatlo ay sila yung al-amiluna alayha, sila yung mga nagtatrabaho sa zaka. Sila yung nangongolik, nagtatravel, pupunta doon para lang ipunin ang zaka. So sila ay kung gusto nilang tumanggap ay pwede silang tumanggap ng zaka na fitr. Zaka sa kayamanan. Nagkakamali ako sa Zakatul Fitr. Ang Zakatul Fitr ay ito po yung sa after, ay yung sa Ramadan, sa Eid. Sumali po yun. Ito po ay zaka sa kayamanan. Zaka sa kayamanan. Okay. Pang-apat ay yung al-muallafatu qulubuhum. Al-muallafatu qulubuhum ay pumapasok dyan yung Muslim, yung bagong Muslim, para yung bagong yakap sa Islam. Okay? Kahit siya ay may kakayahan, halimbawa, pwede mo siyang bigyan ng zaka para mas mapalapit siya sa tinatawag na Islam. Ganun din, yung hindi Muslim na malapit siya sa Islam. Ibig sabihin ay, nakikita mo siya na may chance sa 100% na siya ay mag-Muslim, so pwede mo siyang bigyan ng zaka. Yan ang nasa muallafatu qulubuhum. Panglima ay ar-riqab. Ang riqab
ay yung mga alipin. Sa panahon natin ngayon, walang alipin, pero at least alam natin. Ang rekab ay sila yung mga tinatawag na mga alipin na binibili nila ang kanilang sarili. Bibilihin nila ang kanilang sarili. Katulad ni Salman al-Farisi. Salman al-Farisi ay inutusan siya ng propeta na bilhin mo yung sarili. Diba kasi naglakbay siya mula sa Persia hanggang sa dumating siya ka sa Madina at pagkatapos naging alipin siya. So, inutusan siya at tinulungan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun din ang mga sahaba, na mabilin niya ang kanyang sarili sa mula sa pagkaalipin. So, dito, kasama sa mga tinatawag na bigyan ng zaka, yung mga ar-riqab, sila yung mga alipin na bibilihin nila ang kanilang mga sarili. Pang-anim ay al-gharim. Al-gharim ay sila yung mga dalawang klase ito. Yung nagkautang sa kahirapan, nagkautang siya at wala siyang pambayad. Wala talaga siyang ibang pagkakakuhaan. Kaya yung iba nakukulong na. So dito, marami sa Saudi Arabia na maraming lumalaya. Bakit? Dahil yung iba, yung mga milyonaryo, sila nagbibigay ng saka. Kasi yung mga tao na wala talagang pambayad sa kanilang utang. Pero may malaki ang utang nila. So dahil dito ay para matulungan sila, kasama sila sa bibigyan. Ganun din, yung may kakayahan ang tao pero nagkakautang siya dahil sa pag-ayos niya sa mga problema. Halimbawa, si Sultan. Mga Sultan sa atin, mga dato, mga ano pang tawag, inaayos niya yung mga rido, yung mga problema dito, problema doon. So, inaayos niya sa kanyang sariling pera para lutas yung problema, nagbibigay siya ng pera sa sarili niya kaysa nagkakautang. So, kasama siya sa bibigyan, pwede bigyan ng zaka. Pang-pito ay yung tinatawag na fisabilillah, yung nakikipaglaban sa landas ni Allah. Yung nakikipaglaban, nakikidigma para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-walo ay ibn as-sabil. Ang ibn as-sabil ay sila yung mga naglalakbay na nangangailangan sila. May kakayahan sila, pero dahil sa naglakbay sila, maaaring nawala ang kanilang wallet, nawala ang kanilang ATM, wala silang kakayahan na makabalik sa kanilang lugar, ay pwede rin nabigyan sila ng tinatawag na zaka. Okay, so ito pong walo na nabanggit sa anong sura ito? Sinabi ng Allah, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Ito ay obligado, sinabi ng Allah, pagkatapos na banggitin yung bibigyan ng zaka, ay sinabi niya ito ay obligado mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay obligado sa isang tao na may kakayahan. At paano may kakayahan? Kanina na nakuha natin na magbigay taunan kapag ka, may sapat siya na kakayahan na mabigay ng saka. At napakalaking gantipala po ito dahil una-una ito ay haligi ng Islam. Pangalawa, magiging biyaya ang kayamanan ng tao kapag siya ay nagbigay ng tinatawag na zaka. Dahil ito ang nabanggit sa Quran ay ito ay malilinis niya ang kayamanan ng isang tao, alhamdulillah. At magiging biyaya ang kayamanan ng isang tao kapag siya ay nagbibigay ng tinatawag na zaka. So ito po ang lecture natin, paano magbigay ng zaka, sino ang obligado magbigay, pamamaraan ng pagbigay ng zaka, at sino naman ang bibigyan ng zaka. Sana po may natutunan kayo ngayong araw. Kung meron po kayo katanungan, pwede po kayong mag-comment at pwede kayo mag-message kung hindi natin mapansin ang inyong comment kasi minsan marami masyado yung comment kaya minsan hindi natin mapansin kaya ako po yung humingi ng paumanhin sa inyo. At ganun din na minsan nag-reply ako minsan ng alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, hindi ako sumasagot, hindi ko alam ang sagot, hinihintay ko yung mga tinanong ko kaya nag-research ako dun sa katanungan na yun. So ako po ay humingi muli ng paumanhin sa inyo at gaya po na sinabi ko na ako po muli nagpapasalamat sa inyo palagi at nawatulungan tayo ni Allah. At ganun din kung mayroon po kayo nakikita na mayroon akong mga pagkakamali, may nabanggit na ayan na mali, hadith na mali, o kaya ay mayroon tayong mga nakikita rito may nagkamali, sinasadya man o hindi, karangalan ko po na ako po itama nyo sa pamagitan po syempre ng messenger para po mabigyan natin ng linaw kung mayroong pagkakamali. Dahil tayo lamang ay tao lamang din at saka tayo ay hanggang ngayon, tayo pa rin ay mga estudyante na nagsasaliksik ng kaalaman. So, kung muli nagpapasalamat sa inyo, ito po ang pamamaraan ng pagbibigay ng zaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.